panoorin na natin yung commercial nila. Ayun na, na-reveal na si Paolo. Super, super, super ganda niya pag nakadrag talaga siya. Yes! Nice! Ganda! Diba? Nakakatuwa na. Ano, mag-aaway mga ano nila. Pero, bati sila, magkaayos sila. Napakagandang message for Christmas. Diba? Diba? Kamusta, Thirdies? Ayan, dahil magpapasko naman, no? Medyo banlaw. Medyo good news tayo today. Medyo good vibes lang. Sa dami ng mga away, issue, nangyayari nito mga nakaraan. Maganda at feel good lang yung panonoodin natin ngayon. Sa mga hindi nakakaalam po, no? Pero sure naman ako, alam nyo na, kinuha ng McDonald's si Vice Ganda nitong mga nakaraan para dun sa ito, tingnan natin yung picture. Ayang ano, ayan, naka-bling-bling si Vice. Kumakain siya ng chicken ng McDo. Ay, yung pangalan ng mismong ano nila is yung Nice Ganda. Ngayon, eto yung nangyayari. Kung makikita nyo po, merong pa-teaser. Itong McDonald's. Kagaya nito, sabi nila, bukas, may Christmas tambalan. Ngayon yung mga tao talaga nag-speculate sila. Sino to? Ano to? Sino mangyayari? At isusun natin po yung kamay, no? Kaninong kamay ito na may kulay pulang ano, cutics na nakalagay dun sa gilid? Nag-isipan talaga ng mga tao kasi Vice Ganda to eh. Although kahit napakagulo nung yung last upload data natin is yung pakikipag-away pa ni Vice Ganda kay Christopher Min. Eto talagang shift. Medyo good vibes muna tayo today. So, sino yan? Sino yan? Hanggang sa eto na nga. Nakita na po ng mga tao etong post ni Paolo Ballesteros. Sa mga hindi nakakaalam, no, talagang nagkakasama na rin po sila, especially dahil, of course, LGBT community, nagkakasama rin sila because of drag. Pareha silang may hilig sa drag. At si Paolo Ballesteros, yung host ng Drag Race. Maraming nga na actually nagre-request na ilagay si Vice Ganda dun sa Drag Race as a guest judge, ganyan, keme. Anyways, eto na. Sabi ni Paolo Ballesteros, letter V, Ballesteros, nice. Ganda ng hair ko today. So, hala! Siyempre, di ba, napakagulo ng mga balita nitong mga nakaraan na nakikipag-away itong si Vice Ganda kay Lala Soto. Ganyan. Na may kinalaman, of course, dun sa kay Tito Soto. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Alam na natin po lahat yan. So, napakagandang change, no? Na magiging magkasama pala itong si Paolo. At saka si Vice Ganda. Curious din yung mga tao. Masaya kasi talaga sa feeling eh. Marami mga tao gusto lagi nag-aaway, ganyan. Pero ako pag nakikita mo na nagkakabati yung mga tao, yung mga dating magkaaway, magkasundo, masarap sa pakiramdam yung ganun. So natuwa ako at na-excite din ako. Maraming mga tao yung na-excite kung anong mangyayari dyan sa commercial na yan. Ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating video para sa araw na to, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Gamitin nyo yan pambili ng mga chicken McDo. Sundin nyo lang yung mechanics natin sa ilalim at sagutin yung question of the day natin. Anyways, eto na. Kaya makikita nyo, may mga video pa kagaya nito. Paolo Ballesteros sanib puwersa bilang endorser ng McDo. O, diba? Ayan na, naghihintay na sila lahat kung ano yung mangyayari dyan. At ang dami ko rin nakita mga ideas sa mga comments na babalikan natin mamaya. Anyways, panoorin na natin yung commercial nila. Ayun na, na-reveal na si Paolo. Super, super, super ganda niya pag nakadrag talaga siya. Yes! Nice! Ganda! Diba? Nakakatuwa na. Ano, mag-aaway mga ano nila. Pero, bati sila, magkaayos sila. Napakagandang message for Christmas. Diba? Diba? Ang dami niya na. Nakakatuwa. Kasi, alam mo ha, isipin mo. Sa totoo lang kasi, no, yung mga away-away na ganyan, hindi naman kasi talaga lahat ng mga artista, ay, taga ABS ako, kailangan kaaway ko lahat ng mga taga GM. Hindi, mag-friends din talaga sila in real life. So, hindi ko alam talaga sa mga tao, bakit ang hilig-hilig sa mga away. Ang mga gera pod. Perfect for the madlang people. Even better para sa mga dapat ka. Ang ganda nun!
Perfect yan for the madlang people. Tapos even better para sa mga dabber kids. May competition pa rin! Pero friends kayo eh, di ba? Nakakatuwa. Ang ganda kung sino man yung nakaisip nito. Nakakatuwa. Let's eat! It's showtime! Hindi mo maaano yung ganun, no? Hindi mo aakalain na pwedeng mangyari. Ang daming nangyayaring ganito mga crossover ba na hindi natin ine-expect, no? Kung taga-tuta, batang 90s ka at batang tuta, early 2000s, hindi mo ma-expect na mangyayari yung mga ganitong bagay, di ba? So much to love with the new and better Chicken McDo. Much malaki, much juicier. Nagutom ako sa McDo. What if magpadala ka? Padala kayo! Natakam ako dun sa tubig na ano yung juicy. Much crispier. Asosyalin pa natin. Paano? Oogsh! Chibogsh! O ano? Lunch naman sunod? Busy tayo pag-lunch? Ayaw nga pala. At yung Mac delivery. Halika na nga, saan mo ba pinark yung kalabasa mo? Kalabasa mo ba? Magmamotor lang ako. Magmamotor ka lang ba? Alam mong naiisip ko dito. Kinikinabutan ako, natutuwa ako, may chemistry sila. Alam mo naiisip ko dito. Si Paolo Ballesteros, isa sa mga pinakamagaganda na panood kong pelikula ng mga nakaraan, which is may award siya, yung Die Beautiful. Si Vice Ganda naman, alam natin na pag gumawa ng pelikula to, no, kakainin ng mga tao. Parang ang gandang idea na magkasama sila for MMFF, no? Parang ang gandang idea kung may pelikula sila. Parang, hala! Ang ganda feeling ko panonoorin ng mga tao. Susubaybayan talaga. Something na, something seryoso. Tackles the issues of the LGBTQ. Mga ganyang mga ano, drag queens. Ganong klase pelikula. Grabe na, the possibilities are endless. Tignan nga natin, eto may mga komento yung mga tao dito. And kung makikita mo talaga 99% talaga, it's all positive. Tingnan natin. Sabi dito, mas dagan... parehas din talaga yung aming komento. Mas maganda kung may MMFF movie next year para kabog. Yan ang hinihintay ko kay Vice Ganda. Kung meron man akong ano talaga sa kami. I love Vice, ha. Ito yung honest opinion ko lang. Kung meron man akong gustong gawin ni Vice, is something na seryoso na magsisil sa kanya bilang isang ano talaga, no, seryosong actor or actress. Pasensya na po kung ano yung preferred pronouns ni Vice Ganda. Yun. Something like si Dolphy, diba? Yung ang nanay kong tatay, ganyan. Or yung, ano nga yun? Nakalimutan ko yung palabas yung sa Japanese, yung sa World War. Si Markova, ayan. Yan yung hinihintay ko kay Vice. So, Vice, kung nanonood ka. Yeah. Si ano meron ng Die Beautiful, eh? Yung malalim talaga. Yan yung hinihintay ko talaga kay Vice. At susuportahan ko talaga. Alam mo ha, eto ha, added commentary lang din. Sa dami ng mga naging issues against LGBTQ nitong taon na to, lahat ng issues involving Vice Ganda, sinusuportahan ng mga tao. Talagang ano siya, kung masabi, parang magandang ehemplo ba talaga? Parang magandang representative, magandang ano, role model. Naintindihan nyo ba ako? Mas nakikilala ng mga tao, no? Ayoko naman na may issue siya, pero habang nagkaka-issue kasi siya, nadidiscuss siya, mas naiintindihan ng mga tao yung buhay ng LGBT. Especially dun sa issue ng asawa, mag-asawa na sila, no? Naiintindihan naman ito, ay, ganun pala. If that happened a few decades ago, a few years ago, yung mga tao talaga sobrang homophobic. Pero dahil sa kanila naiintindihan, di ba, na-expose yung ganun mga klase ng kwento. Wala lang, nakakatuwa lang. Basa pa tayo ng comments. Show movie, DRPH, which is Drag Race Philippines, lahat super happy ako sa friendship nila. Nakakatuwa talaga. Wow, nakakatuwa naman sila magkasama. It's showtime and the Barkads! Ayan pa! Kaya wag na tayo mag-away-away kasi, di ba? I love how this doubles as ads for Drag Race and it's showtime as well. And EAT din, di ba? Dahil nasa although hindi pa ako nakakanood ng EAT, nasa EAT rin si Paolo Ballesteros. Actually, love ko rin si Paolo Ballesteros. Sobrang talented din talaga. So, ayun lang! Ito yung tanong ko para sa inyo, ha? Dahil Christmas naman, para sa 1,000 GKS giveaway natin, sagutin nyo lang yung question of the day natin. Kayo ba? Natutuwa ba kayo pag nakakakita kayo ng mga ganito na nagkakabati, peaceful? Especially, ha? Regarding sa mga network wars. I-comment nyo sa ilalim. Yun lamang po. Ito si Clara the Third. Lapit na ng Christmas.
Love you! Ah, ngayon, ito yung mga tao nagko-comment-comment na rin. Kagaya na lang nito, oh. Si Pain na, sabi. Netizens, makes an appeal to TV5 and News5 to kick Christopher Min out of the network. Eto na ako, medyo naloka talaga. Dito na ako medyo na-windang. Tas kasi si Vice Ganda, nag-tweet ng ganito, te. Diba, ito nga sabi, Vice Ganda, hindi ka tunay na lalaki, na babae, lalaki ka. Lalaki ka, Vice Ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Tapos si Vice, na ganito, yung buwak, 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 buwak. Funny, 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 very, very, very. Tapos nag-post ng mukha. Hindi ko alam kung saan galing tong mukha to.